right here, and this is an additional lesson dun sa ating data representation struggle pang karaniwan developer. In this lesson, we're going to discuss yung null pointer or what some might call yung null reference. So yung null pointer, ito yung ginagamit natin when we're referring to data na either hindi natin alam or missing or invalid. So for example ito, so dun sa record na lesson, pinakita na itong sample na record, yung address niya is 1000, it just points dun sa record na located dun sa address 2000. So yung data na nasa 1000 refers to a person na ito nga yung value, si Juan de la Cruz, married na true, and age na is 32. If you want to store data, sabihin natin yung person na ginagamit natin or yung pinaprocessan at that time, hindi natin alam kung ano siya or wala siya, ito yung pwede na gamitin. We're pointing yung ating reference data type. Instead of pointing to actual data, we're pointing it to a special data na we call null. Kasi wala. Some languages call this nil, some call this null, pero this lesson, you just call it null. At yung yasnayan natin, it refers to yung data natin. For example, yung person natin, either missing siya or invalid yung person natin or anything. Basta ibig nun, wala siyang data at that point. So yun, it just refers to nothing. Kasi may mga situations na mas mabuti na instead na data yung ginagamit natin at that time, we can just set it to nothing, to null. One example niyan is, for example, you have this function, get oldest accepted array of persons, person records, and returns the oldest person record dun sa array na yan. So what if kung ang pinasa natin is an empty array? So an array with no elements. Yung function still returns a person, pero hindi na alam kung paano natin i-return yung person yan kasi nga wala naman siya pwedeng i-return. One way of approaching this is ang re-return niya is error. Sabihin natin mag-fail yung function. Well, that's a valid result kasi nga sabi nga natin yung mga functions natin can fail aside from yung can complete successfully. Yun yung nasa program structure track natin, sa intro na sa program structure track. Pero ang problema kasi sa errors, it can be computationally expensive to handle them. Kaya ina-avoid natin magkaroon ng errors dun sa ating mga functions. So, another alternative dito sa pag-return ng error is to return a null reference, or return a null pointer. So, kung meron kang ipapasa na empty array of persons, you want to get the oldest, sasabihin mo, walang oldest doon. So, ito yung ibig sabihin ng null na yun, or missing. Or, you might think it's invalid, pwede rin. Pero, yun yung idea din sa kadalasang gamit natin sa null. If we have a situation na nagsasabi na hindi na alam kung ano yung value, or invalid yung value, or wala talaga, kagaya yung case na to, yun natin ginagamit yung null pointer. So, yun nga. With null pointers, maraming mga bagay na mas madaling gawin. Hindi lang tayo basta-basta tumitirik yung program natin. Parang nalagay lang natin dun sa situation na kailangan ng data, nalagay lang natin null. Kasi at that point, wala pa siya. Itong example na to, for example, meron tayong person record or meron tayong isang person na pinaprocess. Meron tayong data kailangan dun sa name of spouse. Kaso single yung tao, kaya walang name of spouse. So, for that piece of data, instead na lalagay tayo ng, mag-allocate tayo ng string dun sa memory, gagamitin lang natin yung null for that situation. Ang problem lang sa null pointer, okay, mas madali siyang gamitin. It's a lot more convenient. It's a lot more close to reality kasi there are cases talaga. Mayroon, nag-fill up ka ng form, meron kang not applicable or may ma-empty fields ka dun sa form na yun. Ang problema dito is it makes your programs more error-prone. Kaya kunwari, meron kang name of spouse, binato mo yung entire record na, yun nga, may ilaman na name of spouse nun. At hindi mo chinek yung
field ng record na yun, yung name of spouse, kung may laman siya, at para-para man lang ipaprocess lahat ng fields assuming na may laman sila, it can cause an error. Kasi nga, walang value dun eh. Halos lahat ng operations na gagawin mo for example, ito, name of spouse, that's a string. Halos lahat ng operations mo sa string, pag in-apply mo siya sa isang null value, sa isang null pointer, it's going to cause an error. Or indeterminate ko ano yung mangyayari. Hindi mo alam kung mangyayari. Kaya yun, when you're using null, you're allowing nulls, often you're going to have to check kung null siya or hindi. And that produces additional code. And since mga programmer, hindi naman perfecto yan. There are cases na hindi mo mamalayan na hindi mo naaalala na mayroon pa ng possibility na may null dun. Bigla lang pag rinaran mo lang yung code mo, nagkaroon ng null dun sa part na yun. Yun. Depende sa language, baka titirik yung program mo or biglang titirik yung computer mo. So, that's how things are. But again, null pointers are very convenient. Pagdating na sa mga later tracks tulad ng algorithms, madalas natin gagamitin ng null. Kasi nga, they refer to something na madalas makita in real life and in real situations. And you just have to work with it. Okay, so yun lang yung null. It's something na gagamit natin in the place of actual references dun sa ating mga reference data types. For example, yung mga strings natin, pwede na ni-point din sa null kasi wala nga yung name of spouse, that would be one of my examples. Array pwede, though it's not advised. And records, yun, madalas yung gagamitin yung null dun sa mga records. So, that's that for null.